scrape again. That is not very, very safe. What that? That candy. Pork floss. Ooh. Wow. That's chew. What? 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 Again? Hey! Do you want Tamir food like this? You want? A little. One spoon. One bread hat, one bread no. Okay. Let's put it back. Shake, shake. No, need that. Shake, 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 shake. Very naughty. Whoa. Careful. What? Naughty? Oh! What? Naughty? Abba beep, 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 boo, boo, boo. Be careful, don't pick it up. But still... But still hurt. Because you're always careless. Still hurting! You should be careful always. Come here. But that's really hurt. Yeah. I can't. Oh! Oh, hala! You touch again. Oh. You need help. Thank you.
Hello guys, andito na naman tayo para magluto tayo ng tinapay. Ang una natin gagawin is i-prepare natin yung ating ingredients. Kagaya ng flour, 250 grams, sugar, 24 grams, salt, kailangan talaga natin ng 3 grams lang, yeast, 5 grams, tapos ang water natin is 150 ml. Tapos, ang ating namang butter, kailangan gamitin natin yung unsalted butter. Kahit na mga 40 grams or 30 grams, pero kailangan natin siyang i-melt. Pagkatapos nating ma-prepare yung ating mga ingredients, ilagay natin siya sa ating machine. Yung pinaka-tab ng ating bread machine. Tapos, isiset natin yung machine natin ng number 8. Tapos, yung machine, magbibigay na siya ng time na 45 minutes. So, after 45 minutes, atin nang i-tatanggalin agad yung ating ginawang bread dough. Kasi magiging dough na siya after 45 minutes. Huwag natin siyang patatagalin sa loob kasi babalik siya sa number 45 at ma-overmix na siya, hindi na siya pwedeng gawing tinapay kasi magkakaroon na ng depekto kasi na-over na siya ng mix sa loob. So, pagkatapos nating tanggalin yung ating dough, kailangan natin siyang i-roll ng i-roll ng i-roll ganun, imasa natin siya para matanggal yung mga hangin sa loob. Kasi pag magkaroon siya ng hangin sa loob, pag niluto natin yung tinapay, hindi maganda ang guys, pagkatapos na nating i-roll ng i-roll o kaya masahin yung ating dough, atin siyang i-cut according sa size na gusto natin. Pagkatapos natin siyang i-cut, i-roll natin siya, bilog-bilugin natin siya ng mga medyo maliliit konti. Tapos, hindi naman siya yung ganun kaliit, pero usually, ang ginagawa ko is 12 na hati. Tapos, bilog-biligoyin ko siya. Pagpahingayin ko siya ng mga 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes, i-prepare natin yung ating mga lagyanan ng masa nating tinapay at yung parang wood roller na kailangan talaga natin siyang i-roll. I-flatten natin siya. Pag na-roll natin siya, i-flatten natin siya, lagyan na natin kung anong gusto nating ilagay sa loob. For example, yung ginawa ko na ham, ayan, ilagay natin siya doon, i-roll, or anong shape ang gusto mo sa iyong bread, or kung anong gusto mong ilagay sa loob ng iyong bread, yun ang gagawin natin. Tapos, kung ano man yung mga ingredients na ilagay mo doon, kailangan ilock natin lagi yung bawat dulo ng tinapay kasi para pag lumaki yung tinapay sa loob ng machine, hindi magsilabasan yung mga palaman sa loob. Guys, after po nagawa natin lahat, ilagay na natin siya sa oven at iset natin yung oven ng bread mode.
170 degree, 15 minutes. So, sa mga hindi pa nakapanood sa aking video, panoorin natin lahat para matuto tayong gumawa ng tinapay. Kahit simple, pwede nating sundin yung mga menu, mga ingredients na nakalagay dyan sa aking video. At kung sino yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na lang po at i-click yung bell button below para ma-notify po kayo kung may mga bago akong video. Maraming salamat po and God bless us. Bye-bye!